Magandang umaga mga kapatid. Araw na po ng Miyerkules ngayon. At mamaya matapos ang misang ito ay may dobena sa mahal na ina ng laging saklolo. At tayo na sa 17 kabanata ng Ebanghelyo ayon kay San Juan. At ang ating pinahayag ngayon na mabuting balita ay isang sagradong bahagi ng teksto. Ito ay ang dakilang panalangin ng dakilang saserdote. At pansinin niyo, si Jesus ay kinakausap ang Ama at inihabili na ang kanyang mga alagad sa Ama. At ang tawag dito ni Father Arevalo sa kanyang mga homilies. Ito ang madamdamin na panalangin ni Jesus. Kahit si Jesus nananalangin. Para sa kanyang mga alagad, si Jesus ay nagdarasal. Kumbaga, kahit pasanin ang mundo para sa kanyang mga alagad, para sa atin na mga kahalili na mga alagad, gagawin ng Panginoon. At dalawa yung panalangin ni Jesus sa bahaging ito. Panalangin sa Ama na ingatan ang kanyang mga alagad dahil siya uuwi na sa Ama, ingatan ang kanyang alagad. Ingatan at huwag pababayaan. Ha? At pangalawa ay ang pagpapabanal, ang pagtatalaga sa kanila sa Ama sa katotohanan. Ha? Pagtatalaga sa kabanalan. At sinabi ni Jesus ito, sila'y iiwanan ko sa sanlibutan, pero hindi na sila makasanlibutan tulad ko na hindi na makasanlibutan. Sila'y nasa sanlibutan, pero hindi sila para sa sanlibutan. At itong huling bahaging to, ang pagnilain siguro natin. Tayo'y humihinga dito sa mundo. Tayo'y kumikilos, dito tayo nagtatrabaho. Dito tayo nakakapit. Ang gravity ang nagdidikit sa atin sa lupa na ito, di ba? Hindi tayo umakyat sa kalawakan, nakadikit tayo sa mundo. Dahil sa gravity. Pero ang sabi ng Panginoon, kahit tayo nakadikit dito sa mundo, pero hindi tayo makasanlibutan, hindi tayo makamundo. Oo, tayo katawang lupa, pero hindi naman talaga ang destinasyon natin ay lupa. Tayo, nandahil kay Jesus, dahil sa pagkakakilala sa Kanya, ay mga mamamayan na ng langit. Di ba? Mamamayan ng Diyos. Tayo'y mga anak na ng Diyos at hindi na tayo talaga makasanlibutan. At mahalaga ho sa atin ito. Ang ating values, kahit tayo andito sa mundo, hindi dapat na pagpapahalaga ng mundo. Ha? Dapat may pagkahiwalay ang sanlibutan sa Kristiyano sa atin. Dapat ay yung mga pagpapahalaga natin ay pagpapahalaga ni Kristo. Ha? Hindi pwedeng tayo nasa sanlibutan at para bang mundong mundo tayo, di ba? Hindi, dahil aalalahanin natin lagi, tayo'y mga alagad ni Kristo. Si Kristo ang ibinabandera natin. Gaya ni Pablo sa gawa ng mga apostol. Ha? Na wala siyang ginawa, kundi magmalasakit sa mga taga-Efeso ng dahil kay Kristo. Ha? At sa anumang, sa maghapong ito, sa anumang ating gawin, tingnan natin. Ginagawa natin ito dahil kailangan natin, dahil tayo yung mga tao. Buhay pa. Ha? Pero, hindi tayo talagang-talaga na nasa sanlibutan dahil bahagi natin pagkatao ay mamamayan na ng kaharian ni Jesus. Amen. Ngayon, mga